Isang lalaki ang nagising sa isang aksidente. Pumunta siya sa kalsada upang maghanap ng tulong. May dumaan na sasakyan. Natagpuan niya na ang mga mata ng driver ay Map Atle. Tumawag siya kagad sa pulisya. Nang tanungin ng pulisya ang kanyang pangalan, nalaman niya na siya ay may amnesia. Hinugot niya ang ID sa wallet. Alam niyang tinawag siyang hero. Biglang isang uwak ang tumama sa sasakyan. Namumutla rin ang mata ng uwak. Dumating siya sa isang malapit na restaurant. Patay din ang lahat dito. Hinala niya na mayroong isang virus sa hangin. Pinupunit niya ang damit. Mabilis takpan ang bibig at ilong niya. Natagpuan niya ang kanyang tahanan. At tinatakan ng mahigpit ang mga pintuan at bintana. Inaayos pa ng kapitbahay ang traktora sa labas. Pagpapalim sa kapitbahay na umalis dito. Ngunit nagkamali ng desisyon ang kapitbahay. Biglang pumuti ang mga mata ng kapitbahay. Doon lang niya napagtanto. Ang problema ay maaaring hindi ang hangin. Ngunit ang kanyang sarili. Matapos maghanap ng uwak upang subukan. Hanggat nasa loob sila ng 15 metro ng kanyang sarili. Bigla silang namamatay at pumuputi ang mata. Sa gabi, isang babaeng nagngangalang Jane ang nakakita sa kanya. Agad na sumigaw sa kanya na huwag lumapit. Ngunit hindi nasaktan si Jane. Sinabi niya ang tungkol sa aksidente. Nasa sasakyan din siya ng lalaki. At nawala din ang alaala niya. Basta't magkasama sila ni Jane. Ang kakayahang pumatay ng mga nilalang ay mawawala. Naghanda sila upang pumunta sa pinangyarihan ng aksidente. Ulat sa pag-broadcast ng kotse, kakaibang mga tao ay namatay sa isang restaurant. Sa una ay pinaghihinala ang gawa ng teroristang samahan. Pagdating nila sa pinangyarihan ng aksidente, natagpuan ang isang malaking bilog sa lupa, tulad ng isang itim na bilog na sanhi ng sunog. Nagtapat siya kay Jane. Hanggat may lumalapit sa kanya at mamamatay sila, siya ang pumatay sa mga tao na sinabi sa radyo. Natakot si Jane at tumakbo palayo. Isang dumadaan na pulis ang tumigil. Habang palayo ng palayo si Jane, agad na namutla ang babaeng pulis at namatay. Hinailan ni Hero si Jane at nag-eksperimento. May isang tupa sa tabi ni Hero. Pagkatapos hinayaan niyang lumayo si Jane. Sa 15 metro, namatay agad ang tupa. Ganap na naniniwala sa kanya si Jane ngayon. Ito pala ay basta magkasama sila, hindi masasaktan ang mga tao. Napagpasyahan nilang dalawa na pumunta sa ospital para sa isang pagsusuri. Nakita nila sa balita, ang pangunahing pinaghihinalaan ng mga kakaibang pagkamatay na ito ay si Hero. Dumating din ang pulisya sa ospital. Matapos malaman na normal ang kanyang katawan, dali-dali silang tumakas. Ngunit si Jane nakakita ng isang taong nawawala. Dahil dito, nabigo silang dalawa na magsabay sa elevator. Ang mga tao sa paligid niya ay mamamatay. Si Jane ay desperadong tumakbo sa hagdan. Panatilihin ang isang ligtas na distansya mula kay Hero. Sa wakas ay naabutan niya ito. Buti na lang walang namatay. Nakinig si Jane sa radyo. Hinahanap siya ng asawa niya. Natagpuan ni Jane ang asawa niya. Sana makatulong siya sa kanila. Upang mabawi ang mga alaala ng nakaraan, natagpuan ni Jane ang isang nawawalang taong, isang babaeng nakatayo sa tabi niya, halos kapareho niya, paliwanag ng asawa niya, kambal itong kapatid ni Jane. Ngunit biglang nawala ang kanyang kapatid isang taon na ang nakalilipas. Sinusubukan ni Jane na hanapin ang kanyang kapatid. Ang lahat ng mga bayan ay nagpost ng mga paunawa ng nawawalang tao, matapos ang isang malaking away sa asawa niya. Palihim siyang tumawag sa pulisya. Ang pulisya ay dumating kaagad. Agad na pinaglayo ang dalawa sa isa't isa. Hindi pinapansin ang kanilang paliwanag. Sa sandaling ito pinaghiwalay sila ng 15 metro. Lahat ng tao sa paligid nila ay namatay. Noon lamang napagtanto ng asawa ang kaseryosohan ng bagay na ito. Nakukonsensya siya at nanatili upang harapin ito. Nagmamayari siya ng isang maliit na bahay sa mga bukid. Pagdating, naghanda na si Hero para sa pinakamasama. Kung walang makagamot sa kanya, handa siya para sa kalayaan ni Jane. At isakripisyo ang sarili, ngunit halatang napamahal na si Jane. Sinabi niya na hindi niya alintana na manatili sa kanya palagi. Pagkatapos ay dumating si Hero sa tabing ilog upang makapagpahinga. Biglang pag-flashback ng memorya, naalala niya lahat, at si Jane ay nasa bahay sa oras na ito. Natagpuan niya ang isang kakaibang libro ng hindi sinasadya. Impormasyon tungkol sa mga nawawalang kababaihan sa bayan. Kasama din ang ate niya. Ang ate pala ni Jane. Pinatay ni Hero. Nilubog niya ang katawan niya sa ilalim ng tubig. Nanginginig siya at bumaling sa susunod na pahina. Nakasulat ang kanyang pangalan sa pahinang ito. Sa isang sandali, ang alaala ni na Hero at Jane ay unti-unting nagiging malinaw. Siya ang susunod niyang target sa pagpatay. Nakikita ng pagkakataon si Jane na hadlangin ang kanyang hangarin. Nagsimula siyang lumaban. Nawalang ng kontrol ang sasakyan. Bilang isang resulta, nagkaroon ng aksidente sa sasakyan. Parehong tinamaan ng kidlat ang dalawa. Ang malaking bola ng bilog na enerhiya ay bumabalot sa kanila. Lumabas si Jane ng cabin. Itaas ang baril at papatayin si Hero. Tatlong lalaki ang kumilalas kay Hero. Sila ang terorista sa balita. Sinamantala ni Hero ang pagkakataon upang makatakas. Pinatay ang lahat ng tatlong lalaki. Ngunit hindi sinasadyang mabaril si Jane. Isinugod ni Hero si Jane sa ospital. Pinapanood si Jane na palayo ng palayo. Napatingin si Jane sa mata niya. Naintindihan din ang lahat sa isang iglap. Ngunit huli na para pigilan siya. Pumutok ang baril sa ospital. Si Hero ay bumagsak sa sahig. Dahil sa isang mahiwagang kidlat, ginawa siyang mabuting tao nito, ngunit sa parehong oras binigyan siya ng kapangyarihan na pumatay sa lahat. Wala nang mas masakit pa rito. Kung mayroon kang ganoong kapangyarihan, paano mo ito gagamitin?